ang kapalaran ng Aquarian sa taong 2020. Ito ay gabay sa mga ipinanganak sa anumang pizza simula Enero 21 hanggang Pebrero 18. Ang iyong zodiac sign ay Aquarius. Ang ibabahagi ko sa inyo ay nakabase sa galaw ng mga bituin o mga tanglaw sa kalawakan ng langit bilang pinakatanda. Ayon sa Biblia, Genesis 1:14. Ang galaw ng mga bituin ay siyaring palatandaan ng isinilang ang Panginoong Hesus. Yun ang sinundan ng mga pantas upang marating nila ang kinaruroonan ng Mesiyas, Mateo 2:1-2. May mga tao rin na marunong umunawa ng palatandaan sa lupa at sa langit. Ayon kay Hesus, Lucas 12:56. Ako po ay sang-ayon na sa kabila ng kaalaman natin, ang pasya ng Diyos pa rin ang siyang masusunod. Kaya dapat magtiwala tayo sa Kanya, manalangin ng taimtim at sundin ang Kanyang kalooban. Ano ba ang iyong mga katangian bilang isang Aquarian? Ito po ang sagot. Kayo ay intelihente at hindi umaasa sa iba. Ang mga bagay-bagay na tanggap ng karamihan ay hindi mo basta-basta pinaniniwalaan. Bagkus, ito'y iyong pag-isipan ng mabuti. Kayo ay hindi gaya-gaya. Gusto mo orihinal, yung galing sa sarili mong idea. Gusto mo ng kalayaan na gumawa ng ayon sa iyong pananaw at plano. Kadalasan, kayo ay hindi kaagad maintindihan ng iba. Ngunit kayo ay laging handa kung mayroon mang mga pagbabago. Gusto niyo ring makipagsapalaran at matuto ng mga bagong kaalaman. Kaya lang, madali kayo magsawa, lalo na't hindi kaagad-agad ang resulta. Minsan din, alam mo na kung ano ang tama, ngunit susubukan mo pa rin gawin yung ipinagbabawal. Dahil kayo ay intelihente, interesado kayo sa siyensya, matematika, relihiyon, at paranormal. Tungkol sa iyong kalusugan sa taong 2020, mas masigla ka, mas mataas ang iyong enerhiya kaysa nakaraang taon. Kaso nga lang, magiging emosyonal ka sa taong ito. Dati-rati, kayo ay nag-ehersisyo, kaya mas maigi kung gagawin mo ito sa taong 2020. Mag-jogging, mag-gym, ugaliing uminom ng maraming tubig, kumain ng balanced diet at dapat sapat ang oras ng iyong pagtulog. Bigyang pansin ang iyong blood sugar level at ang iyong blood pressure. Patingnan sa doktor ang kalagayan ng iyong prostate gland. Tungkol sa pamilya, mas malapit kayo sa iyong pamilya sa taong 2020. Sa pamilya mo kasi makukuha ang kaginhawaan, yung comfort. At kung kayo ay may mga anak na, lahat ay gagawin mo para sa kanila. Ganoon mo sila kamahal. Tungkol sa pera, ang isang Aquarian ay maswerte sa taong 2020. Ano man ang iyong pinaghirapan sa nakaraang taon, ay iyong makakamtan ang bunga nito sa taong 2020. Sa taong 2020, kung kayo ay magninegosyo, magkakaroon ka ng malaking benta. Kung kayo ay namamasukan, kayo ay mapromote. Dahil nito, magkakaroon ka ng sapat na halaga pambayad ng iyong mga bayarin, mga utang. Mabibili mo rin sa taong ito ang matagal mo nang gustong bilhin. Mayroon talagang taon ng kapanganakan ng mga Aquarians na maswerte sa taong 2020. Ito ang nakaganda. Kung ang taon ng kapanganakan mo ay magiging 9 kapag ang 4 digits ay gagawing 1 digit, kayo ay isang Aquarian na maswerte sa taong 2020. Halimbawa, kayo ay ipinanganak 1962. 4 digits yan, gagawin nating 1 digit. Ganito ang mangyari. 1 plus 9 plus 6 plus 2. 1 plus 9 is 10. 10 plus 6 is 16. 16 plus 2 is
18. Yung 18, gawin pa rin nating 1 digit kasi yung 18, 2 digits yan. 1 plus 8 equals 9. Yun ang ibig kong sabihin. Kaya ang mga maswerteng taon ng kapanganakan ay 1935, 1944, 1953, 1962, 1971, 1980, 1989, 1998. Pinakaswerte ito. Mayroon din pong mga taon na medyo maswerte lang ng konti. 1942, 1951, 1960, 1969, 1978, 1987, 1996, 2005. Kung napansin ninyo, ang total ng 4 digits ay 7. Halimbawa, yung 2005, 2 plus 0 plus 0 plus 5, 7 lang yan, no? Kung mayroong taon ng kapanganakan na maswerte sa taong 2020, mayroon ding mga taon ng kapanganakan na hindi ganoon kaswerte. Kaya kailangan ang pag-iingat. Ito ay ang 1938, 1947, 1956, 1965, 1974, 1983, 1992, 2001. Kung napansin ninyo, ang total ng 4 digits ay 3. Example, yung 2001, 2 plus 0 plus 0 plus 1 equals 3. Bakit kayo mag-ingat? Kasi pwede kayong magkamali sa iyong desisyon. Yun bang kahit anong pagsisikap ang gagawin mo, kahit pinag-isipan mo na ng maayos, mali-mali pa rin ang desisyon. Pati direksyon na dapat mong tahakin ay mali sa taong 2020. Kaya mag-ingat. Mayroon pang mga Aquarians na dapat mag-ingat sa taong 2020. Ito ay ang kapanganakan ng alinman sa sumusunod, 1941, 1950, 1959, 1968, 1997, 1986, 1995, 2004. Kung napansin ninyo, ang total ng 4 digits ay 6. Example, yung 2004, 2 plus 0 plus 0 plus 4 equals 6. Mag-ingat kayo kasi may posibilidad na kayo ay malinlang sa taong 2020. Kayo rin ay posibleng ma-disappoint sa napagkasunduan. At hindi rin kayo dapat sumakay ng barko. Hindi kayo dapat magbiyahe sa dagat sa taong 2020. Kung gusto niyo, edi mag-eroplano kayo. Mga Aquarians, mayroon akong buwan ng mga giya o gabay na ibibigay sa inyo. Sa buwan ng Enero 2020, enjoy life. No, enjoy life. Ika nga. Sa Enero 12, ang Saturn at Pluto ay mag-a-align sa Capricorn. Ang ibig sabihin nito ay may mga pangyayari na mag-udyok sa iyo na kailangang i-review lahat o pag-isipan lahat ang mga nagawa at mga plano upang maisakatuparan ang nais mong mangyari. Sa Enero 16 hanggang Marso 9, ang Mercury ay nasa pag-urong o pagbabalik, yung tinatawag na retrograde. Ang ibig sabihin nito ay huwag kang gumawa ng major decision. Huwag kang pumirma ng kontrata. Sa buwan naman ng Pebrero 2020, linisin mo ang pinakaloob-looban na iyong pagkatao. Huwag mag-isip ng masama sa kapwa. Kasi sa Pebrero 17 hanggang Marso 10, ang Mercury ay uurong sa Aquarius. Ang resulta nito ay bigo ang iyong pakiramdam, magiging negatibo ang iyong pananaw, kaya huwag kang padadala sa iyong mararamdaman. Kalma lang, relax. Sa buwan ng Marso, kung kayo ay wala pang asawa, kayo ay may magugustuhan. Meron kayong iibigin. Sa Marso 4 hanggang 8, ang Mercury ay kikilos lampas ng Aquarius. Kaya mag-ingat kayo sa iyong talusugan, lalo na sa may allergy. Ingat sa pagbabasa ng mga lumang libro, umiwas sa alikabok, lalo na yung galing sa electric fan.
Ang iba sa inyo ay bibili ng bulaklak para sa iniirog. Mag-ingat kayo, baka kayo ay ma-allergic sa pulin. Sa Marso 21, ang Saturn ay papasok sa Aquarius, kaya huwag ang sariling opinyon lamang ang pakinggan. Oo nga, matalino kayo, pero matuto ka pa rin makinig sa mga kuro-kuro ng iba. Sa buwan ng Abril, ang taas ng iyong enerhiya, kasi ang Venus ay papuntang Gemini simula Abril 1 hanggang Agosto 7. Yung nagustuhan mo sa nakaraang buwan, kung kayo ay hindi pa sinagot, sa buwang ito ay makakamit mo na ang kanyang matamis na oo. Magandang panahon din ito para kayo ay magbakasyon. Sa buwan ng Mayo, mag-ingat sa iyong kalusugan. Kasi sa Mayo 13 hanggang Hunyo 25, ang Venus ay uurong in retrograde. Ang Venus ay may epekto sa relasyon. Sa buwang ito, kayo ay madaling magalit. Kaunting pagkakamali ng iba ay palalakihin mo at maapektuhan ang iyong kalusugan. Sa buwang ito, ang iyong relasyon na hindi gumagana ay kakalas ka, lalo na sa Mayo 15 hanggang September 13 kasi ang Jupiter ay uurong sa Capricorn. Mas maigi na kilalanin mo ang iyong tunay na mga kaibigan at umiwas ka sa mga nagkukunwaring mga kaibigan. Sa mga babaeng buntis, maghanda kayo kasi kung kayo ay manganganak sa buwang ito, hindi yan madali. Mas maigi kumonsulta sa iyong gynecologist para posibleng masisaryan kayo. Sa mga mag-asawa, mahirapang mabuntis ang babae sa buwang ito. Kung kayo ay nagbabalat ng cosmetic surgery para sa iyong ikagaganda, ipagpaliban mo muna kasi masayang lang ang pera nyo. Sa buwan ng Hunyo, relax lang kayo. Panatilihing bukas ang isipan. Sa buwan ng Hulyo, makita mo ang mga bagong oportunidad. Sa buwan ng Agosto, lalo na sa Atres, kamumuhian mo ang iyong sarili, pero relax lang. Humanap ng ibang paraan para ang binabalak mo ay maisa sa katuparan. Sa buwan ng Setyembre, sa may mga kasintahan, pwede kayong magpakasal sa buwan na ito. Kaya lang mag-ingat sa iyong kalusugan. Kasi sa Setyembre 9 hanggang Nobyembre 12, ang Mars ay uurong. It is in retrograde. Pwede kayong magkasakit. Ang iba ay kailangan ng operasyon, kailangan ng surgery. Ngunit ang buwang ito ay hindi maganda sa surgery. Kaya kausapin mo ang iyong doktor kung pwede sa sunod buwan na lamang ito gagawin. Sa buwan ng Oktubre, ang buwan na ito ay taghirap. Ang hirap kumita ng pira. Ngunit huwag paapikto kasi may solusyon. Swerte ang buwan na ito sa mga Aquarians, lalo na yung ang taon ng kapanganakan ay 1935, 1944, 1953, 1962, 1971, 1980, 1989, 1998. Magsumikap lamang, magtiwala sa sariling kakayahan at higit sa lahat, magdasal, humingi ng tulong sa Panginoon Diyos. Paalala lamang, huwag pumirma ng kahit anong kontrata sa buwan ng Oktubre. Sa buwan ng Nobyembre, ang buwan na ito ay maganda para ayusin ang problema sa relasyon. Ngunit, huwag pumirma ng kontrata hanggang Nobyembre 3. Sa buwan ng Disyembre, kayo Aquarian ay mapupuno ng kaligayahan. Talagang masaya kayo, lalo na sa Disyembre 21. Kasi ang Jupiter at Saturn ay nakahanay sa Aquarius. Sa kabuuan, ang taong 2020 ay maswerteng taon sa mga Aquarians. Maraming salamat sa iyong panonood.